Oh, kaibigan, alam nyo ba itong topic natin kakaiba? Parasites o bulate sa tao? Maraming tao may ganitong sakit pero hindi nila alam. Bibigay ko sa inyo senyales. Ha? Itong parasites na to, hindi to bacteria, hindi to virus, para itong alien. Kung nanonood kayo ng mga horror movies na alien, merong mga parasites na mga hayop tinatamaan, nagbibigay ng sakit sa tao. Okay, explain natin mamaya. 8 signs na may parasites, kasama na rin kung may bulate sa katawan natin. Minsan ganyan lang, sa balat, oh, may bulate na yan. Oh. Minsan nandito pa nga sa muka. Ito, oh, merong mga pula-pula lang. Eh. Yan. Minsan nasa loob ng tiyan natin yan. May mga pag-aaral ah, na mataas ang incidence sa may parasites, lalo na sa bata, nagawa nila minsan niya sa school, edad 2 years old, 12 years old, maraming may bulate. Ang ibig sabihin ng parasites, yung hayop, itong mga nagbibigay ng sakit, tumitira sa tao. Kailangan nila yung tao para mabuhay, pero binibigyan tayo ng sakit. Pwede rin may parasites sa aso, di ba? Yung mga may garapata, ganyan, di ba? So, maraming klaseng parasites. Ituturo ko isa-isa. Usually, dapat hindi nila pinapatay yung host. Eh. Kailangan nila tayo para mabuhay. Hindi katulad sa mga alien movies, pinapatay nila yung host. Eh. Ito, nakakapatay din, pero usually, sinisip-sip yung dugo natin, nagiging anemic tayo, nangihina tayo, kinukuha niya yung sustansya natin. Pag kumain ka ng parang isang hamburger, kakainin niyang iba doon. Kasi nga may parasites, may alaga sa tiyan. Diba? So, bago ko bigay yung sintomas, maraming klaseng parasites, yung common di-discuss ko. Tatlong group. Ectoparasites, parasites sa balat, sa labas. Ecto yan eh, ectoderm. May helminths, pangalawang grupo, ito yung mga bulate. Roundworm, flatworm, bulate. Pangatlong group, protozoa, maliliit yan. Microscopic one-cell animal. Hindi nakikita sa mata, pero nagbibigay ng sakit. Mga amoeba, yung mga pagtatae, mga malaria, protozoa yan. So, tingnan natin yung tatlo. Number one, ano yung common na ectoparasites? Head lice, di ba? Kuto. Ganito itsura niya. Ang pangit, oh. O, tingnan niyo yung kuto. Maraming may kuto. Okay? May head lice, meron ding pubic lice. Sa maselan parte ng lalaki at babae. Actually, may patient ako noon eh. Sabi niya, nakaupo lang daw siya. At nagulat siya habang nagko-computer siya, may umaakyat daw sa tiyan niya. May umaakyat. Tapos pag-akyat niya, nakita niya itong parang lisa siya eh. So, pinatay niya. Tapos maraming lumalabas sa kanya, nagkaroon siya ng pagtatalik sa hindi niya kakilala, nahawa siya, pubic lice. Okay, pero ang head lice, common din to, ah. Hawa-hawa yan. Anong gamutan? Nilagay ko na rin, very common, permethrin shampoo. Hindi natin na-advertise, tinuturo ko na nga sa inyo. Eh. Usually, kailangan talaga mag-shampoo, 5 minutes, iwan sa buhok bago hugasan. Once or twice lang, dapat okay na. So, yan ang mga ectoparasites. May ectoparasites na fleas, pulgas. Mas common to sa aso, pero pwede rin mangagat sa tao. Pero hindi gano'n nag-i-stay sa tao ang fleas. Eh. Kasi kailangan niya yung mabuhok. Aso, maraming buhok, kaya niya mag-stay. Meron ding ectoparasites na surot, di ba? Sa maduming silya, sa lumang sinihan, lumang furniture, basta mga old, may mga surot dyan, nakaupo ka lang. Ganito itsura niya, oh, bedbug. Oh. Sakit yan. Pag nangagat, mangangati ka niyan. Ang size niya, mga 1 millimeter. Parang 10 pirasong pad paper. Ang kapal. Meron ding scabies, galis aso. Okay, ang scabies, pula-pula yan. Pula-pula siya sa kamay, parang ganyan eh. May linya siyang pula-pula. Okay? Nakahawa yan. Pag magkakatabi kayo sa kwarto, pwede mag-spread siya. Mahirap siya patayin itong scabies. Mabilis makahawa.
Okay. Anong gamutan sa scabies? Ang gamutan sa scabies, ganun din, permethrin pero lotion. Kailangan ang doktor niyo na po mag-explain nito kasi medyo complicated eh. Kung marami kang scabies dito sa kamay, sa paa, minsan buong katawan nilalagyan ng lotion eh. Pinapahiran buong katawan pero only for 8 hours. 8 hours lang, tama na, maligo ka, hugasan lahat na matanggal. Kasi pwede ka ma-overdose eh. Ito yung mga inaaral namin sa public health. Nag-masters po ako in public health sa UP. 1 year yon. Kaya puro public health problem to eh. Hindi lang usually isang tao tinatamaan, parang maramihan eh. Isang buong bahay. Diba? Pag nagkaroon ng kuto, halos buong bahay na rin eh. Yan. Hawa-hawa. Kaya public health problem to. Yan. Anti-itch. Itong mga permethrin lotion. Second, tapos na tayo sa ectoparasites, yun ang common. Next, bulate, helminths. Okay, maraming klaseng bulate. Ang isa pinaka-common, itong Ascaris, roundworm. Okay, itong roundworm, very common to. Lalo na sa mga bata, kahit sa matatanda, pag duminyo, may nakita kayong maputi na para siyang spaghetti na makapal, Ascaris yun. Or pag sumasakit ang tiyan mo, pa-examine natin ang dumi. Punta lang sa laboratory, any hospital, sabihin nyo, stool exam, fecalysis. Sasabihin nila kung may makita silang itlog ng mga worms. Pwedeng may parasite, pwedeng may amoeba, pwedeng may Ascaris egg, makikita nila. O iba pang mga egg, ano? Ascaris. Saan to nakukuha? Sa lupa. Okay? Mga bata, very common. Ang dami may Ascaris sa bata. May isang pag-aaral nga eh. I think 10-15 years ago na yung pag-aaral. Almost 50% dito sa Pilipinas. Nung tinest nila, marami. Merong may Ascaris sa tiyan. Okay? Kaya nga, ang payo nga ng DOH, pinupurga yung bata every year eh. Misa nga, hindi na tinetest, pinupurga na dahil nga sa dami. Paano nakahawa? Pumunta sa lupa, di ba? Tapos, o dumumi. Nasa dumi din kasi natin yan eh. Diba? Hindi naghugas ng kamay. Nagluto na pagkain. Siyempre, yung lupa, madumi rin yan. Diba? So, nasa ilalim ng kuko. May mga test, simple lang. Diba? Pag madumi ang kuko mo, tinatanggal nila yung dumi sa ilalim ng kuko, tinitingnan sa microscope, merong mga itlog nitong mga worms, roundworms at iba pa. Diyan nahawa. Pag kumakain, nakakamay. Diba? Kaya nga paulit-ulit yung public health tips natin, 'di ba? Ano ba yung public health tips natin? Hugas kamay, kundi magkakaroon tayo ng ganitong alaga. Baka magulat na lang tayo pag dumi natin eh biglang may lumabas na parang spaghetti, yun na 'yon. Kaming mga doktor, alam namin 'yan eh. Bilang internist, cardiologist sa ICU, madalas 'yan pag may pasyenteng malala tapos hindi makahinga. Sinasaksyon namin, pasensya na ha, kung kumakain, lalabas Ascaris. May bulati, lumalabas sa bibig. Kaya pag umikot yan, magloloko yan, hindi lang siya sa tiyan, punta sa gallbladder, punta sa baga, punta sa bibig, kung saan-saan siya umiikot eh. Roundworm siya kumakain ng pagkain natin. Meron ding tapeworms. Ang tapeworms, flat siya, para siyang tape. Hilaw na baboy, hilaw na baka, mahilig sa medium rare steak. Diba yan ang uso ngayon? Gusto natin may dugo-dugo. Yan o. Hilaw na isda, meron ding tapeworm. May fish tapeworm, pork tapeworm, beef tapeworm, lahat yan may tapeworm. Pag tinamaan ka, delikado. Kaya dapat lutong-luto ang kinakain nyo. Sasabihin mo, Doc, hindi ako naniniwala dyan. Ay, kain ako ng kain ng hilaw, ng kilawin. Ba't wala nangyari sa akin? Tsambahan eh. Diba? Tsambahan. May mga lugar, pag yung isda o yung baboy, yung baka, pag meron silang alaga ng tapeworm sa katawan nila, tapos nakain mo, tapos mahina katawan mo, pwede siya tumubo, mabuhay sa'yo. Hindi na siya mabubuhay dun sa isda, ikaw na ang bagong host niya. Parang alien nga eh, lumipat na sa'yo. Diba? Pag natsambahan ka, mahilig ka sa hilaw na steak, o baka matsambahan ka. Yung iba, umaabot pa sa utak. Umaabot pa sa utak, nagko-convulsion. So, delikado. Yan. Tapeworm.
Fluke, meron ding fluke. May ilang lugar sa Pilipinas meron nito. Paragonimus yan eh. Yan, naaral namin yan sa public health. Paragonimus. Hilaw na alimango, alimasag. Yan, no? Paragonimus. Hilaw na alimango, kinain, dapat lutong-luto. Yan, no? May mga metacercaria. O minsan iba, nagsuswimming. Nagsuswimming. Pwede rin pumasok sa katawan. Pupunta sa baga. Meron din sa suso. Ibang klase din. Basta gawin mo lang, mamamatay siya pag lutong-luto. Kaya dapat lutong-luto. Kasi may iba kasi mga delicacy, mahilig sa hilaw masyado eh. Diba? Yung iba, mayroon pang luto na hilaw na beef, hilaw na isda, diba? Sasabihin niyo, bakit sa Japan pwede? Siguro malinis yung mga isda nila sa Japan. Pero may kilala akong isang pasyente, Pilipino, galing Japan. Ano rin siya, nagkaroon siya ng isang sakit sa pagkain ng hilaw. Na-admit to sa hospital na pinupuntahan ko eh. Nagkaroon siya ng brain problem. So, tsambahan talaga. Rare pero tsambahan. So, types of parasite. Pero ito hindi to rare. Ah. Roundworm, ascaris, sobra dami ito sa atin. Lalo na sa bata. Tapeworm, ganyan na itsura niya. Humahaba siya, minsan 1 meter. Meron pa nga mga 2 meter siya. Itong roundworm, mga half feet lang yan eh. Okay? Flukes, yan, maliit lang yan. Ano, saan nakukuha ang tapeworm? Tulad na sinabi ko, hilaw na karne. Ano, raw meat to. Ano, ganito. Sumasakit ang tiyan niya, pinagpapawisan siya. Ano, diagnosis, examine lang ang dumi. Hanapin yung itlog. Yung itlog nito, kasi nangingitlog yan eh. So, dumadami siya. Bawat dumi mo, tapos hindi ka naghuhugas ng kamay, ba ayaw natin maghugas ng kamay eh. Kaya pagkain natin, nakakahawa tayo sa ibang tao. Kaya nga, ito po, ito talaga public health problem ng Pilipinas eh. Food handlers. Kaya yung mga fast food, kita mo, very strict sila sa tingin ko eh. Lahat may testing eh, may x-ray. Check muna kung may problema sa baga, may infection. Check ang stool exam, meron bang mga parasite. Kasi pag nagpre-prepare sila, galing sila sa CR, nagpre-prepare, mahahawa yung mga tao. So, paano natin ma-check sa Pilipinas lahat ng karinderya? Lahat na nagtitinda, di ba? So, kailangan may taga-check. May sanitary inspector dapat na libre para at least safe yung mga kumakain. Kung hindi, baka magtae tayo bigla, di ba? I'm sure naka-experience na kayo, nagtae. Malamang may isa ang tumama sa atin. Pero pag ganito mga bulate, hindi ito natatanggal. Mananatili siya sa'yo. Magbabawas siya ng dugo mo. May mga hookworms, malakas kumuha ng dugo ah. Ilang cc ang tinatanggal niya, kaya nagiging anemic yung tao. Number 3 group, protozoa, one cell lang yan. Maliliit yan, di yan nakikita. Microscope lang yan. Natamaan ako ng protozoa eh. Amoebiasis is a protozoa. Saan nakuha? Maduming pagkain din. Baka yung nag-prepare. Kumain ako sa isang fast food noon eh. May lugaw eh. In order ko lugaw. Fish lugaw. Kaya lang, parang hindi mainit eh. Tapos mga 2 days, 3 days, nagka-amoeba ako eh. Amoeba symptoms, pag dumi mo, parang may dugo-dugo na may sipon-sipon. Tapos parang iba talaga, dumi ka ng dumi na pakonti-konti, parang nilalagnat ka, masama pakiramdam mo. Amoebiasis. Minsan lumilipat pa sa atay yan, delikado. Meron ding ibang food poisoning, dysentery. Maraming klase, protozoa din yan. Amoebiasis, diarrhea, high fever, meron ako nito lahat. Matagal na. Meron kasi kaming mga outreach noon eh. Oo. Siyempre outreach. Kung saan-saan tayo. Pero sa fast food ako kumain. Other dysentery, protozoa, yan, nagtatayo. May blood, may mucus sa dumi. Kaya pag ang dumi nyo, parang may dugo. Tapos parang may laman-laman. Yung bituka na sisira, may laman-laman na lumalabas. Nakikita nyo. Na hindi na siya parang dumi. Ibang usapan na yan. Common is malaria. May mga lugar sa Pilipinas, may malaria pa. Pag tinamaan ka, 3 days, every 3 days, tataas yung lagnat, may gamot tayo sa malaria. Pero delikado ang malaria. Ano signs na may parasites sa katawan? Depende sa parasites, pero kung pinag-uusapan natin mainly yung helminths, mga bulate,
diarrhea, number one. Number two, colicky pain. Yung hilab ng tiyan, parang may umiikot ng bulate, masakit. Kaya nga, number seven, hindi makatulog eh. Kasi nga may bulate. Yung mga ibang bata, laging kamot ng puwet. Nangangati ang puwet. Sa madaling araw, minsan lumalabas yung bulate. Okay? Namamayat, pero kain ng kain. Bakit namamayat? May alien nga sa tiyan eh. May alagang, ano, may ibang kumakain eh. Diba? So, ang tumataba lang yung bulate. Number four, anemic. Kinukuha ang dugo ng bata. Kahit sa matanda, pwede rin mangyari. Muscle aches, masakit ng muscle, depende. Fever, chills, yan. Skin rash, yan, pwede rin, kung ectoparasites. Minsan, yung mga magsasaka, meron din eh. Kasi prone din sila, paano, nasa lupa. Siyempre, lahat ng dumi ng hayop, dumi ng tao, fertilizer, di ba? Minsan, di nakakahugas ng kamay, pwede sila tamaan itong mga parasites. Ito yung mga symptoms, tulad na sinabi ko, weight loss, nausea, vomiting, at pag naglabas ng bulate, pag nakita mo, kaya next time tignan natin ang dumi natin na walang dugo, walang bulate na lumabas. So mag-comment po kayo kung pag dumi nyo may lumabas na parang spaghetti maputi. Anong mga pagkain ang pwede magdala nito? Any, dirty water, hindi malinis na tubig. Hilaw. Hilaw na isda, hilaw na baboy, baka. Prutas na hindi nuhugasan. Siyempre, kung yung food handler nga po, hindi naghugas ng kamay. Gulay na hindi nuhugasan. Unpasteurized milk, pwede rin. Nasa dumi ng tao, nasa, hindi naghuhugas ng kamay, hindi naliligo. Ayan, no? Mahina immune system, mas tatamaan. Paano malalaman? Basically, stool exam. Pwede yan. Okay? Yung iba, pag nakita na, pwedeng colonoscopy, sinisilip ang bituka. Or enteroscopy, sinisilip mismo. Hinahanap mismo yung bulate. Okay? May mga blood test din. Ito, mga CT scan, MRI, kung malala na, kung may komplikasyon na. Paano ginagamot? Depende sa parasite. Pag malaria, anti-malaria. Pag bulate, merong pampurga. Mga 1 day or 3 days iniinom. Merong antibiotics para sa amoeba, mga metronidazole, nakainom ako dati. Merong mga shampoo or lotion para sa mga ectoparasites, may mga ointment. So, depende sa sakit. Pwede ba uminom ng basta-basta? Wag na lang. Okay? Tsaka papaalam nyo rin sa doktor kasi minsan may tao kasi, actually alam to ng mga gastro eh. Pag konti lang yung bulate, nakita may bulate, binigyan na pampapurga, okay na yon. Pero minsan, pag yung tao, sobra daming bulate sa katawan, minsan meron muna sila binibigay na gamot, parang hindi sila binibigla eh. Oo, baka magwala yung mga bulate, lalo na pag sobra dami. So, papacheck tayo sa doktor para sigurado. So, prevention tips, hugas ng kamay, antibacterial soap, pati ilalim ng daliri, maligo araw-araw, hot water kung mas maganda, lukewarm water, linisin lahat, singit, private part, daliri, ilalim ng kuko, belly button, pusod, sa likod ng tenga. Okay? Malinis na tubig, huwag iinom ng tubig kung saan-saan, lalo na sa poso, di ba? Dapat pinapakuluan. Lahat ng karne, lutong-luto, walang hilaw, lalo na yung loob, dapat luto yung loob, walang dugo. 'Di ba? Hugasan yung mga gamit. 'Wag magpapakagat sa insekto, may anti-lamok. Yung mga pets, dapat pinapaliguan maigi, pwede rin tayo mahawa minsan. Anong home remedy? Marami sinasabing home remedy, pero parang hindi siya ganun ka-effective eh. Kasi, I mean, kung meron ka ng bulate, di punta na tayo sa doktor, mabilis lang naman yung pampapurga eh. Pero isang mabisa at medyo malakas na home remedy, pwede sigurong prevention, pero huwag kayo aasa dito lang. Yung favorite nating bawang, malakas ang bawang, pati onions, garlic.
Maraming pag-aaral yan, hundreds and hundreds, na yung bawang tines nila nakakapatay ng maraming parasites. Yan, oh, maraming parasites. Nakaka-prevent, medyo napipigilan niya yung mga bulate, pati yung mga eggs. Eh. So, pagkakain tayo ng maraming bawang, mas healthy po yun. Marami pa yung benefits ba para sa high blood, pagbababa ng cholesterol. Kaya lang, baka sumakitantian yung pag masobrahan. Panorin nyo lang yung video ko on garlic and hilaw na garlic, kung pwede or hindi. Anyway, sana po nakatulong to. Awareness. Kung duda kayo na baka meron kayong parasites, magpa-stool exam. Pagbata, lagi sumasakit ang tiyan, ipa-stool exam. Ipa-check natin. Tapos itong mga hygiene measures, ligo, linis, putol ng kuko, ingat po palagi. God bless.